Kita kepala komunis melihat hal yang buat saya dengan penyuluhan hati dan hadir di luar. Thank you.
Ama namin magpapakailan dahil yung mga pinupok ang nilong mong maging mga anak sa buwan ng mga kaloob. Huwag mo ipahintulog na sa kapiwali natin dahil ang masangkot. Panagaliin mo namin naliliwala sa iyong natapatang lupos na sumisikap sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo.
sa ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon, sinabi ni Jesus sa mga mahal at apostol, ang umiibig sa Ama o sa Ina, umiibig sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak, na lalaki, o babae, na hindi sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasal ng kanyang puso at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay isang mawawalan nito at ang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakapagpunan. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta, dahil sa siya ay propeta, ay tatanggap ng kanyang himala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang tao na duwi, dahil sa siya ay duwi, ay tatanggap ng kanyang pangalan na ukol sa tao na duwi. At sino mang magbigay ng kahit isang pasang tubig na malamig sa isa sa maliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, binibigyan ko sa inyo, tatanggap siya ng kanyang pangalan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tinutuloy na namin ang Panginoon na sa Kristo. Sumayo ang Panginoon at sumayo din. Dalawang bagay po na ang isang pagkinagulay ng sa araw nito. Una ang Diyos. Kinakailangan una ang Diyos. Hindi pwede alipigan o kasi mga binabanggit natin ay patay, hindi ko naman nakakalipigan ng Diyos. O nga, hindi ka naman nakakalipigan ng Diyos. Baminsan-minsan, meron ka naman nangyari. Ito ba yung una? Sa'yo ba yung number one priority? Ito ba yung bagay na hindi dapat nakakalimutan? At hindi lang ba siya hindi nakakalimutan? Dapat palagi nauuna. Nauuna. Kasi pwede sabihin natin na nagpamantay sa Diyos. Katulad din ng pamamahal natin sa mga bagay na nasa atin. O kaya mo sabihin natin sa mga tao, inamahal natin. Ang hindi sa pagdo, kinakailan na rin mauna ang Diyos. Una ang Diyos. Kaya nga po sa Panginoon, inaayon natin ito, sinabi na ang ibig sa Ama o sa Ina, nang ibig sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng ibig sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi naman sinasabi ni Jesus na ibigin mo lamang ng Diyos. Huwag mo nang ibigin yung mami at tatay mo o yung anak mo. Hindi. Kinakailangan na ito na ang mga Diyos. At pakita ko naman natin, pag-una natin ang Diyos, kasi ang Diyos naman natin ay hindi para ako, ay sigurado mo malikulukuhan tayo upang ibig natin maipakita yung ating pagmamahal sa nanay natin, sa tatay natin, o sa inyong mga anak. Bahagi yung pag-ibig na kung saan ay tayo ay ginawa ng mga lalo na ito ay makawin.
sinulat ko kasi yung ibang kaibigan ko. Sa mga panahon na mga mananang palagayan ng Kristiyano ay pinag-uusik. Ito yung panahon na kung saan ay mga Kristiyano ay pinagpapalit sa Diyos. Yung mga unang Kristiyano ay ginagawang sunod sa gabi. Ginatawag sa Diyos yung bubuusan ng langis pagkatapos isisilabat. The human torch. Yan po yung nangyari sa unang tatlong daan ng aming pananampalataya. Kaya bahagi ang usahan ay makita na lang siguro sa pagkatapos yung ating panahon
yung pinangalaga ng sino mang tao ay kung saan ipinubuhos nito yung kanyang oras. Nasa ating oras mo, hindi mo po tayo sa pinang pinahalaga nila, pero wala ang oras yun. Hindi. At ito rin yung ako na ipinipira po, lalo-lalo ka, ngayon mga kapalit panahon. Na pinakailan ako na hinahin ng Diyos. Magbigay ka ng panahon para sa Diyos. Yun na nga yung kung tawagin natin ay first offer of the day. Darap-darap po pag-aral ng Linggo ang best of pag-ibig. Na kailangan natin yung aking panahon para sa Diyos. Pero yung ito yung pag-aya. Una, ang Diyos. Dapat una ang Diyos. Hindi pwede yung pangalawa. Una, kahit na kung sa mga tao, itinuturi namin na pinakamalapit sa atin. Dapat, una, ang Diyos. Pangalawa, yung bahagi ng pagpipilay na kung sa atin ay ipinamamatid na natin dito, ay alay, yung pangalawang bagay ay yung pag-support na natin sa mga alagay ng Diyos. Kung siya nakita ko sa iyo, kasi baka sabihin ay kasi ako yung alagay ng Diyos. Kasi baka sabihin ay or sa sarili, pero ito, hindi lang naman ito para sa akin. Pero ito yung bahagi ko na ipinamamig sa akin ng Diyos na kapag patulad ko na siya pinahaya dito sa banal na kasalanan. Ang sino mang magbigay ng ayon na malaking na basa ng tubig sa isa sa mga paliginip na ninyo dahil sa isa yung alagyan ko ay tinitiya ko na tatanggap siya ng laging bahay. Tinitiya ko na tatanggap siya ng laging bahay. Alam natin, tatanggap na naman ang ginagawang mabuti. Tatanggap ng laging bahay. Pero nais na bigyan ng pamumuka pa na yung mga alagad ng Diyos ay pinangangalagad din yung mga mananampalagay. Naalala ko yung isa sa mga sin na Indiana Jones. So, ilan naman po namin si Indiana Jones. Ayaw ko lang sa mga bagong generasyon. Pero isa sa mga pelikula ni Indiana Jones ay nandun sila sa isa katutubo. Meron po pari ng katutubo. Pagkapan, sabi na namin hindi naman yung isya. Pero sabi, kasi kalaban nila ay gusto sila magsibagin. Sabi ko kasama ni Indiana Jones, ay baritin mo. Balik mo. Anong sabi ni Indiana Jones, it is bad omen to harm a holy man. Ito yung term na minanang holy man. Ibig sabihin, ay yun ay pari ng patutubo na yun. Well, hindi lamang ako sa huwag tayong manakit sa itinuturing ng mga alagad ng Diyos. Pero yung bahay na pinapahay ko sa mga mong nagkabalili, suporta ang atin. Kaya nga ang pinahalili ko ay ang magbigay ng kahit ng isang basang tubig. Bakit? Una, sa bagay, sabi nga po natin, yung mga
tulungan natin na yung halagang ng Diyos ang tinutulungan natin ay para sa isang katumpara ang misyon ng pagpapalakaran ng pag-aari ng Diyos. O paano managawa natin isang tao ay tinutulungan niya ang halagang ng Diyos kung ito ay may sakit. Walang sapat na lakas, walang sapat na dami. So kinakailangan natin ito ay pagtulungan natin upang hindi natin sa katuparan kung misyon ay pinapanin ng buong may kapa. Kaya di po paawin ko matuksa ay makita na hindi lang po yung program. Doon pa rin ba ang program ng isang ating parokya? Aking pagkulor. Pero yung bahagi ng pagkulor na supportahan ng isang bakit. Sabi nga yung itinong pinuno ng isang bayan ng parokya. Kapag pinababayaan ng mga paroko, yung itong mga itinuloy ng mga alagad ng Diyos, ay baka sa tingin yung iba na bakit yung pinababayaan kasi bahagi pero natin ay sinusuportahan, kaya patuloy po natin suportahan. Kaya nais ko po rin magpasalamat sa mga pagkatapos na ang inyong pagsuporta. Patuloy po rin po ang mga nanawagan tayo po bilang bahagi po na ikalimang anibersaryo na Diocese ng San Pablo o pagpunta sa Manila. Tunay sa yung ikatlong bahagi. So, kaya po ko nakarating kasi nilirace natin yung ikatlong bahagi. Kaya po, nakarating tayo sa Holy Land. Sabi nga, hindi lang ako nakarating sa Holy Land. Kayo lahat ay kasama ko. Yung pinanalangan ko kayo doon sa mga lugar na iyapaan ng ating Panginoon sa Kristo. At yun po yung pangatlo. Yun po yung pangatlo. Isang patuloy na pagtubog ng galit. Binigyan ng Diyos ang dating pala sa sino mang tumutulong sa alagad ng Diyos. Kaya maraming salamat dito doon sa mga patuloy sa mga nagpapadala ay pinapahaginan ako. So, maraming salamat po. Noong Biyernes ay mayroong padal ako inangalit sa Batangas. Ay dala-dala kokwa, tableria. So, binigyan din ako. So, maraming salamat po. Pero bahagyo ako sa sarili. Sabagat hindi na mapalibundan ng Diyos ang mga tumuturo sa kanyang mga alagad. At isa pa halimbawa ay yung unang pagpas. Sa unang pagpas, ang unang mga ibalik ko mula sa galing sa ikalawa ang alagad ng mga ari. Sino nga mo sa ikalawa ang alagad ng mga ari na binasa natin sa unang pagpas? Si Eliseo. Si Eliseo. Kasama niya ang kanyang sakrista, si Gacy, yung kanyang kasama. At yung mag-asawa, nakita kasi yung babae na si Eliseo ay palaging pupunta sa kanilang lugar. Yung bangalan ng kanilang lugar ay Sunen. So, ngayon, dahil sa nakita ng babae na palagi sila ng ipon si Eliseo at si Eliseo, palagi lang tumunta sa Sunen. Anong sinalan yung sabi ng babae sa kanyang kasawa? Ay, pinakahan nila sina Eliseo at si Eliseo. At ano ba ginawa ng mag-asawa? Ay
binigyan siya sariling kwarto. May gamat, may kakainan, may pangalimahan, may ilaw na pagpapalaw sa kanila. Para ano ito? Bakit? Kasi simple, dahil ang sabi ko sa banal na kasulatan niya, nakita ang babae na ito ay halaga ng Diyos. Kaya ang ginawa ko naman ni Eliseo, sabi ni Eliseo kay si anak ay tutulog namin doon sa mag-asawa. Sabi nga ay, ito po yung may kakayanan, kailangan wala silang ka. At yun ang sabi ko rin sa iyo, doon sa baba. Nasa darating at nataon, kayong mag-asawa ay magkakaroon ng anak. Pero hindi ko rin yung isang palimbawa ng aming kakunan. Kaya bago yung patulog na ma-intensify ko na yung ating pagtulong sa mga nikinuturing namin mga alagad ng Diyos. Sapagkat napakahirap po, napakahirap po yung bukasyon ng pagpapari. Kulang na kulang tayo sa pagpapari. Sa ating mga ngayon, ngayon po, ginigilala ko na mula ko 5 taon na nakalipas at kasimulan ko natin kung kaya ang bukasyon. Every year, at hindi ko tayo na katulad ng mga hiling of the parish bilang pagkakata ng society ng Diyos. Isa po pinikilala nito ay mga kapatid natin na umalis sa pananampalataya. Bakit? They were being confused. Sila na po yung hinala. Nagugulan siya ang bakit gawa ng population, ano gawa ng information exposure. Maraming mga kaisipan na dumating. At kulang tayo sa pagpapaliwanag. Bakit? Kulang tayo sa tao. Kulang tayo sa tao. Yung pong mga protestante, lalong-lalo na po yung board na rin, 6 months na, may pastor tayo, may pastor na sila. Sa atin, it will take 3 to 10 years. Para maging isang pari. Kaya pagkadaanan natin, kaya kung tayo nalawang seminarista, na ako po'y dumating, patuloy ang mga yan, yung isa hindi na patuloy. So, sana po ay may madadagat, may mga nakapay, pero hindi tinatanggap. So, ipadalaan natin ang mga seminarista na
saya. Masa Sabar na para tayo at matutuhod sa kanya at sa ating kapwa. Sabar na